Kamusta mga tol? Giannis Develen versus Jimmy Santos. Revanse yung Bucks mga tol, no? Pagkatapos nila matalo last year sa playoffs. Heat versus Bucks, tirahin natin yan. Pero bago yan, atyara muna tayo. Focus lang sa goal. Yahoo! Okay, sa first quarter, stagger screen kagad yung Heat kay Superhero. Yung Bucks mga tol, tingnan nyo, oh. Walang tumutulong galing sa perimeter, diba? Ayun, nadrapas na nga kay Thomas Mamba. Dak-dak! Okay, pa isa. Tingnan yung depensa ng Bucks sa pick and roll mga tol, no? 2 versus 2 lang talaga, diba? Eh, tinirahan na nga Superhero. Patay ka dyan. O yan pa isa, ganun na naman talaga eh, no? Pick and roll yan, tapos 2 versus 2 lang. Tinira naman Superhero, patay na naman. Sadya talaga yan, mga tol. Normal na depensa ng Bucks yung ganyan sa pick and roll. Drop defense sila, tapos 2 versus 2 lang, diba? Pa-floater na naman, pasok na naman. Kaya yun, naka 8 points kagad si Thomas Mamba dito, mga tol, ha? Puro sa love, eh. Tinan nyo, mismatch kay Lillard, eh, oh. Easy 2 points tuloy yan. O yan pa isa, tinan nyo, oh. Drop pass ni Mahal kay Thomas Mamba. Shoot na naman tuloy yan. Kaya pa siya tingnan niya mga tol, halos pares lang talaga eh, no? Normal kasi talaga ng depensa ng Bucks, yung sentro lang talaga yung tumutulong eh. Libre tuloy si Thomas Mamba, nakukumalog naman. So dapat maipasa mo talaga doon sa iniwan mga tol. Kaya kita niyo, oh, libre-libre na naman siya, di ba? Kaya lang, pinimers ng Jimmy Santos, ayun, hindi man pumitulo referee. Pero sa mga matchups mga tol, gusto ko yung ginawa ng Bucks dito ha. Si Giannis Develen, siya yung tumao kay Jimmy Santos. At si Kate Middleton naman kay Mahal naman. Same defense pa rin yung Bucks, drop defense, tapos 2 versus 2. Pero napatangan ng konti si Lillard, oh. Ayun tuloy si Lowry na malaki yung bet, 4-3, patay ka dyan. At pagkatapos, nung inilabas si Giannis Develen, si Crowder naman ngayon yung bumuntay kay Jimmy Santos. Ayun, tumira ng 3, patay ka dyan. Pero dikit lang yung first quarter mga tol ha. Ayun si Giannis Develen, oh, alley-oop, tak-tak. 10 points kagad si Giannis Develen sa first quarter pa lang ha. Ang pagkakaiba, hindi naman si Jimmy Santos ang bumantay sa kanya. Si Thomas Mamba yung bumantay eh, oh. Ayun, nagka-switch pa nga, piniwersa lang ni Giannis Develen. Pero isipin niyo mabuti mga tol, no? Hanggang ngayon, mahina pa rin sa shooting si Giannis Develen eh, no? Kaya tinan niyo, oh, inaatrasan talaga siya, di ba? Wag tol, wag tol, wag, wag, wag. Naku, tinira pa rin. Yan, tungkab na nga. Hanggang ngayon, weakness pa rin niya yung ganyan. Ako tol, wag tol, wag, 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 wag. Tinira pa rin. Ay, pumasok mo, sabi ko siya, tira mo, di ba? Huwag ka mahihiya, tira mo na kapag open ka. At nakita ko, sumuna pa ng isang beses yung Miami Heat, mga tol, no? Pero mabilis yung pasahan talaga ng Bucks, eh. Nalibre si Lillard sa 3, patay ka rin dyan. Ang maganda sa Bucks, mga tol, andun pa rin talaga yung core nila, eh, no? Pati si Nakuna to, yung pamalit nila, tsaka si Bobby Batiste, andyan pa rin, eh, oh, patay ka dyan. Eh, ang lakas niyan, dalawang pamalit na yan, di ba? O, yan, si Bobby Batiste naman, finger roll, nice naman. Kaya natapos ang first quarter, 28 all, mga 20, ay, tabla pala. Hoy, like nyo, ha? Ang titigas ang mukha, pag hindi pinapaalala mag-like, di talaga nagla-like, eh, no? Mag-like kayo. Pero mga tol, nung second quarter na, biglang iniba ng Bucks ang depensa sa pick and roll. Eh, tinan nyo, oh, trapping defense na ngayon, di ba? Ang pagkakaiba kasi ngayon, si Bobby Batiste na yung sentro nila, eh, medyo agile yan, di ba? Eh, nakaagaw na nga, tsaka naka-pass break pa nga. Dalawang sunod yan, mga tol, tinrap nila si Superhero at dalawang best pa nilang naagawan. Eh, pass break na si Conaton, no? Dadakdak, binututa ni Longhair. Tapos ayun, nag-zone defense pa yung Miami, ito. Eh, nakalaban ni Naruto, Shinra Tensei, paray ka dyan. So biglang lumumang ang Bucks mga tol. 7-0 run, naging 35-28 ang score lamang ang Bucks. At yung nasa loob ng Miami Heat, yung bench din nila ha, except na laki Superhero. Pero yung Bucks naman kasi mga tol, eto si Nakona to, tsaka Bobby Batiste, diba? Pang first wave talaga ang galing niya mga yan eh, patay ka dyan. Lumobo tuloy bigla sa 12 lamang ng Bucks mga tol. O yan, si Bobby Batiste naman ngayon, jumamper naman, swak na swak naman. 8 points si Bobby Batiste sa second quarter mga tol. Eto talaga yung isa sa pinaka-underpaid na player sa NBA, no? 12 million lang, sweldo niyan ngayon ha. At pagkatapos kay Giannis Develen, ganun pa rin yung depensa ng Miami Heat, no? Si Thomas Mamba, tapos paatras ang ginagawa niya, pinapatira niya sa labas. Ayan na nga, oh, tungkab na naman. Ayun na, kunin mahalang rebound. Kailan kaya gagaling ang shooting ni Giannis Develen? Parang walang pag-asa, eh, no? Tagal-tagal na, eh. Open na open niya, pero baldog na baldog, eh. Walang yan, eh, no? Pero pag sa loob na naman, sobrang lakas naman ng ulang niya. Ayan, tingnan niyo, oh, tatlo na yung marap, eh, oh. Pero napikea sila, yun, dak-dak! Tapos si Superhero naman para sa Miami Heat. Eh, kita nyo, ginawa niya doon, no? Hindi siya dumiretso sa kanan kasi ang gagawin sa kanya, itatrap na naman siya, no? So, bumalik siya ngayon sa kaliwa para makaiwas sa trap. Eh, pull up jumper naman, patay ka dyan. Pero kapag si Sanya Lopez na nasa loob, mga tol, palaging drop defense talaga ang Bucks. Eh, kapag ganyan, magaling si Superhero sa ganyan. Eh, naawa pa nga, eh, oh. Okay, pati na nyo, natutulog ang defense sa pansitan, eh, oh. Nakakatuloy bigla si Superhero. Ayan, shoot na yan, ganyan. Lapit-lapit yan. Kahit ako, mas-shoot ko yan, ganyan, eh. At dalawang sunod, naka 3 points sa Miami Heat. Ayan si Mahal, oh, 4-3, I love you Mahal. Kaya natapos ang second quarter, 62-52. 10 na yun lamang na 62. Tapos ang third quarter na, unti-unti mga tol, lumayo na talaga yung Bucks eh. Ayan si Sanya Lopez, oh, 4-3, patay ka dyan. 4 na 3 points ang Bucks sa third quarter mga tol. Ayan si Lillard naman, 4-3, patay na naman yan. Tapos ang ginawa nila, tinrap pa nila si Lillard eh, oh. Eh maganda pasahan ng Bucks na open 3 si Crowder sa corner, 4-3, patay ka na naman dyan. Umabot ng 21 lamang ng Bucks mga tol. Wala na, kagulo na yung depensa ng Miami Heat eh, no? Parang pinaglalaro na lang ng Bucks eh, oh. Dak-dak.
Eh tingnan niyo naman kasi depensa na Miami. Bakit naman ganyan? Tatlo yun nasa ibabaw eh, oh. Eh di ang daming libre niya kapag ganyan. Eh na nga, isi 2 points na naman si Sanya Lopez sa loob eh, oh. O ito pa isa, tingnan niyo, oh. Kapag si Damian Lillard mga tol ha, nakatipin na ganyan, eh talagang tatamad-tamad na kayo. First time ko nakita sa buong buhay ko na nakatipin yan eh. Pagkatapos si Jimmy Santos sa larong ito, absent ang walang yan, hindi talaga ramdam eh, no? Parang di star margarine ang walang yan, yung naka-floater naman dyan. Si superhero pa yung parang star margarine na Miami Heat. 10 points si superhero third quarter ha? At wala naman pagbabago sa depensa ng Bucks mga tol. 2 versus 2 tapos drop defense kagaya kanina, di ba? Si Sanya Lopez lang nakashoot naman superhero dyan. Kaya pa isa, pass break na ng superhero, 4-3 na naman, patay na naman. Pero basag na basag talaga ang depensa ng Miami Heat mga tol. Kick out na naman sa kalaban ni Naruto, Shinra Tensei. Patay ka dyan. Kaya natapos sa third quarter, 97-73, 24 na yung labang ng Bucks eh. Hoy ano na, walang yaka talaga eh, no. Kapag iinom, mabilis ka pa sa alas 5 eh. Pag maglalike at tamad mong hayop ka, maglike ka na. At nung fourth quarter na, kapag tambak na Miami Heat, anong ginagawa nila kadalasan mga tol? Eh diba, ipinapasok nila si Arjo, diba? Kaya si Arjo, para kay May, pamahanda pa nga. Tatlong 3 points si Arya sa fourth quarter mga tol. Eh pa, tinan nyo, pamatay ng drop defense yan, diba? Para kay May, patay na naman. Kaya kita nyo si Sanya Lopez, oh. Ang taas niya ngayon, diba? Natuto na kagad eh. Napilitan na mag-adjust ang depensa ng Milwaukee Bucks. Si Arjo kasi para kay May, patay ka na naman. So parang imposible, pero naibaba pa ng Miami Heat ang labang sa 6 na lang sa fourth quarter. 24 yung kanina mga tol ha. 6 na lang bigla ngayon, ayun, puro si Arjo talaga kumana eh. 41 points pa naman ang Miami Heat sa fourth quarter mga tol. 7 out of 11 sa 3 points, and si Longhair, 4-3, ba't nakasali rin, patay rin. Dalawang 3 points na tinira ni Longhair dito mga tol eh. Eh pa isa, 4-3, patay na naman kay Longhair yan. At pagkatapos, kabaliktar naman yung Bucks mga tol sa 3 points sa 4th quarter ha. Puro supplier talaga eh, oh. Pinapatira talaga si Janice Belen eh. Tingnan nyo, oh. Tungkab na naman yan. 1 out of 8 lang sa 3 points ang Bucks sa 4th quarter mga tol. Ang aga pa nila tumira misan para sila yung naghahabol eh. Tungkab na nga. O yan, si Lillard naman, oh. 4-3. Nako, tungkab na naman. O yan, tingnan nyo, oh. Si Janice Belen na naman, pinapatira na naman. Pero ayaw na tumira, natuto na. Sinilaksak na lang, mabuti naman. Tak-tak! So yung Bucks pa rin ang nanalo sa larong ito, 122-114. So yun mga tol, no? Masyadong malaki talaga yung 24 points para mahabol ng Miami sa fourth quarter. Laki talaga eh. 13 points na si Jimmy Santos, 4 out of 11 lang. 11 attempts na si Jimmy Santos eh, no? 35 points naman si Superhero, 12 out of 21 sa field goals, at 15 points naman si Arjo. At tapos sa Bucks naman, 33 points si Janice Debelen, 25 points si Lillard. Pero malakas talaga yung bench ng Bucks mga tol. 8 si Crowder, 8 si Connaughton, 16 si Bobby Batiste, at 11 naman yung kalaban ni Naruto. Eh parang di lalakas yan. Eh pang first wave naman talaga yung iba dyan eh, no? Kagayan din na Crowder, si Connaughton, tsaka si Bobby Batiste, pang first wave yan ba kayan eh. At syempre, malaking kawalan talaga na wala si Bam Aquino Bayo tsaka si Martin Rivera para sa Miami Heat. Yung Bucks, 28 out of 37 sa loob. Piestang pieste eh, no? 75.7% ba naman yung Bucks sa loob? So, kitang-kita talaga dito yung kakulangan ng Miami Heat ng defensive player sa loob. Eh kasi mga tol, no? Yang si Tomas Mamba, okay talaga yun sa opensa. Pero sa depensa, butaw yan eh. Hindi maaasahan yan eh, no? Hindi tulad ni Bam Aquino Bayo, magaling sa depensa yun eh. Kahit si Orlando Robinson, ganun din yun. Pang-opensa lang din yun eh. Kaya nga kanina nakita nyo ba, nangangarag palagi sa depensa sa loob ang Miami Heat. Eh maganda palagi yung basa ng Bucks, mabibilis pa. Yun, talo tuloy yung Heat Bulaga. O yun yung panghimagas, maglagay ang mga hitter ng Jimmy Santos.